Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we'll talk about what we ate in SG. So, may mga kainan sa SG na pricey yung food and meron din namang mga affordable yung price. We were able to try fancy dining and we were also able to try eating somewhere affordable. So, dumating kami sa SG at around dinner time and decided to eat at the resto sa hotel. For our course, if that's how you pronounce it, is a bar and resto inside the Sultan. They serve meals and drinks. Konti lang yung tao dito and yung price ng food here is around 10 to 40 SGD. And since they are bar and resto, they have a bar counter where you can also order alcoholic drinks. We had their surf and turf pie tea. It's a cup-shaped pie stuffed with smoked duck and prawn, coleslaw, and meron din siyang SG's rojak juice, which is medyo maasim. Their signature lamb lollipops is also a must try here, but it's expensive. So this one is served with roasted potatoes. And last but not least is their stallion burger, which is made from roasted wagyu beef and is served with salad and fries. That tiny horse shoe is actually cute. So short story time. Date na serve yung pagkain namin, I think 30 minutes after we ordered, saka pa lang na-serve lahat ng pagkain. And then sabi ng manager, sorry daw kasi isa lang yung chef nila that day. Then he gave us a 10% discount sa bill and he also insisted to give us a free dessert. Busog na nga kami nung time na yon, so sabi namin, kahit hindi na namin kunin yung dessert. But sabi ni manager, kahit i-takeout na lang daw namin, okay lang. Then we had banana cake na lang for the free dessert. O diba, late lang na-serve yung pagkain ng ilang minutes, meron na agad 10% discount sa bill. Meron pang free dessert na binigay. Then the next day, we went to USS and doon na kami nag-lunch. We had our lunch at KT's Grill inside Universal Studios. Price here is around 10 SGD for the drink, so medyo pricey. And 30 to 50 SGD for the food naman. So we ordered their half spring chicken, so ito yung kinain ko, which is served with corn on the cob. Medyo nahirapan lang ako actually kainin to kasi sobrang dry na ng lalamunan ko nung time na kumain kami kasi nag-ikot kami around USS and wala akong dalang tubig nun. We decided na kumain na ng lunch tapos doon na lang ako iinom dapat. Kaso walang tubig dito sa resto, so kung ano yung drinks na in-order ko, yun na yun. Tapos fried pa yung kinain ko kaya medyo nahirapan akong lunukin. Nakadalawang drinks nga ako actually, so $20 agad for the drinks. Pero masarap naman yung chicken. Medyo dry lang siya talaga. Sorry na agad pero I forgot ano exact name nito, but this is steak na mas mahal yung price compared to the chicken. And it's served with baked potato. I think masaya naman siyang kainin. Hindi ko kasi ito natikman. Kasi nga chicken pa nga lang, naumay na ako, di ba? If you're looking for a resto around the Sultan na mura and mabubusog ka, I suggest you try eating at the Sultan's Kitchen. So they have different choices, may rice meals, mayroong mga noodles, may mga misabaw, iba-iba talaga yung pagkain dito. And bumili nga ako nitong roasted pork rice nila for 3.5 SGD lang. Tapos may kasama na siyang soup. So sabi pa nga ni ating nagtitinda, $5 na lang daw. For pork na yon and chicken na. Kaso $4 lang pera ko, so isa lang yung nabili kong pagkain. May sukli pa akong 0.5 SGD. Then, meron din ditong mga inumin. So yung calamansi juice nila dito is 1.6 SGD lang yung isang baso na malaki na. And in fairness, masarap naman siya. Medyo nag-aalangan lang talaga ako na mag-try ng mga pagkain na medyo hindi ako familiar. Lalo yung ganitong pagkain sa ibang bansa kasi hindi ko alam kung ano yung i-expect ko sa lasa. Pero masarap naman, okay yung sauce, tapos lasang pinagpakuluan ng pork yung soup nila. So masarap. And sobrang tipid. Kung for the tipid kayo, hanap kayo ng mga ganitong kainan kasi mas mura siya compared dun sa ibang restaurant dito sa Singapore. And I actually wanted to try yung mga famous na kainan like sa Maxwell. Pero di naman kasi kami napadpad malapit dun. So hindi rin ako nakapag-try kumain dun. Nung third day naman, first and last na matinong meal ko of the day was at 11:30 PM na I think. Kasi right after kong makabalik sa hotel from Born Pink concert, sobrang malapit ng
matapos yung araw. And may mga kainan naman na walking distance sa hotel and open pa nung ganong oras. So, naglakad na lang kami around the hotel papunta dun sa kinainan namin. And ang dami rin blinks na kumakain that time. Mga 3 minutes na lakad lang from the hotel hanggang sa the dim sum place. And sabi ko nga, hindi ako kakain ng marami kasi mas pagod ako kaysa mas gutom. So, mas nananaig yung pagod ko nung time na yun. Pero ang ending pa din is, ang dami ko pa rin nakain. And medyo okay naman yung price dito sa the dim sum place. Around 5 to 20 SGD lang, tapos masarap din yung food nila. So, dapat talaga congee yung kakainin ko kaso wala yung gusto kong congee dito. So, sold out na kasi yung gusto ko, so I ordered wonton soup na lang. And sino ka dyan? Masarap yung noodles nila dito ha. Parang nagpa-bounce siya pag kinakain or pag kinakagat mo. And hindi ako sure, pero baka handmade kasi yung noodles. Or baka ganito talaga yung legit na noodles. And para talaga siyang fresh. Kasi sa atin, di ba parang ang dry ng mga noodles kapag wonton soup, ganyan. So, pati yung bihon nila dito, same, na masaya kainin yung noodle kasi parang fresh talaga. Tapos, it's also my first time eating legit na crystal prawn and dumpling or hakaw. Kasi nakakain naman ako ng hakaw, pero ito kasi, ang laki niya, tapos ang laki rin ng hipon sa loob. Tapos, ang sarap. Legit na masarap yung lasa niya. And since I love cheese, okay din for me tong cheese tart nila. So, dapat yung ordering ko was egg tart kasi sold out na rin during that time. So, etong cheese tart na lang in-order namin. Then, we also ordered siomai. Hindi ko na siya napicturan, pero ang laki din nun, I think chicken siomai siya, tapos merong shrimp sa ibabaw. Sobrang punong-puno yung loob ng siomai, tapos ang laki ng shrimp sa ibabaw. And double yung size ng siomai nila sa SG or dito sa the dim sum place to be exact compared to yung siomai natin sa Philippines. Tapos sobrang siksik pa. All in all, sobrang sulit dito sa the dim sum place. So nung day 4, we went to SG Flyer for sky dining and like what I said in the previous video, if nagbook ka ng sky dining, included na dito yung 1 hour sa flyer, equivalent yon to 2 rotations while you're having your 4-course dinner with an in-house host. So, pwede kayong magbook ng sky dining for 2 guests for 355 SGD. And again, included na dito yung access nyo to time capsule. Also, share din pala yung capsule dito sa flyer so meron kayong kasamang mga nagdi-dinner din na ibang guests. Meron silang 3 choices sa menu, the Western, Oriental, and Vegetarian. So for us, pinili namin yung Western nila. So itong bread is complimentary and is not included dun sa 4-course dinner. They also gave us a menu for the drinks. Hindi ko matandaan kung anong flavor nitong juice na kinuha ko, but aside from this one, I also had mocktail. So for the appetizer naman, they served us burrata cheese na merong ripe cherry tomatoes, melon, and arugula, which is I only heard for the first time and I also tasted for the first time. It also has aged balsamic vinegar na hindi maasim. So it served as the sauce. Hindi siya maasim. It's actually sweet. And masarap naman siya in all fairness. Expected naman kasi mahal yung price, diba? And for the starter, yung sinerve naman was lightly seared yellowfin tuna. At first, hindi ko talaga sure kung tuna nga ba siya or kung ano ba talaga yung sinerve nila. Pero lasang tuna naman siya. Nakita ko lang ulit yung menu kaya naging sure ako na tuna nga yung sinerve sa amin nung time na yun. Not a fan of food that's not super luto. Ayoko ng hilaw na pagkain. And hindi siya gaanong luto kasi, for example, sa steak, I only eat well done or medium well. Sa pilitan na si medium. So, hindi rin ako mahilig sa sushi and sashimi kasi ayoko nga ng hilaw. Ayoko rin ng hilaw na isda kasi malansa. And also, what if magka-parasite ako, diba? Pero, nakain ko naman to ng ayos and hindi naman siya malansa. Well, actually, masarap naman siya. For the main course naman, you can choose to have either their roasted Angus sirloin steak or their oven-baked lobster tail. Siyempre, as someone na mahilig sa seafood, pinili ko is yung lobster. And ano pa ba namang sasabihin ko, diba? Eh di masarap kasi legit na masarap naman talaga yung lobster nila. And I was also able to taste the steak, masarap din siya talaga. Both are served with potatoes and veggies.
And then for the dessert naman, they served us Black Forest cake. Not a fan of Black Forest, pero this one is good. And all in all, na-enjoy ko lahat ng pagkain dito sa flyer. Bumaba akong busog na busog talaga. Though talagang mahal siya, parang around 7K per person if i-convert mo siya to Philippine peso. And then during our last night in SG, I was really not feeling well, so hindi ko gaanong na-enjoy yung pagkain sa the ramen stall. I wanted to order more than what I had during that night, pero I don't think makakain ako ng marami. Yung price pala dito, it ranges from 5 to 20 SGD. So parang ka-range niya si the dim sum place. I had their beef-wrapped golden mushroom with black pepper sauce, or basically, beef siya na may enoki mushroom. And lasang-lasa yung black pepper nito, pero okay lang sa akin kasi mahilig naman ako sa paminta. I know the ramen stall yung name ng place where I wasn't able to eat ramen here kasi nga hindi okay yung pakiramdam ko during this time. So, baka hindi ko maubos yung ramen, so hindi ako umorder ng ramen. We also ordered California Maki. I think I was able to eat 2 pieces. Masarap sana dito if wala akong sakit. Kasi dito, bakit may sakit ako during this time? Hindi naman ako actually nilalagnat. Parang masama lang talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko tuloy na-enjoy yung pagkain. But guess what? We still went to Chow's and Dessert to try their desserts there kahit masama na yung pakiramdam ko. So, si the ramen stall and Chow's and Dessert, walking distance lang yan from the Sultan. And kalapit din nila si the dim sum place. So, magkakatabi lang silang tatlo. So, after namin mag the ramen stall, dumiretso kami sa Chow's and Dessert naman. And but since I don't want to try anything or I don't want to try something new since masama ngayon pakiramdam ko nung time na yon, I only had their mango sticky rice na masarap naman yung lasa. And the rest, hindi ko na matandaan yung tawag sa kanila. Binalikan ko yung menu online pero hindi ko makita yung pangalan nitong mga to. But this one is okay. And as for this one naman, I wasn't able to taste it pero lasa daw siyang Bean Boozled na iba-iba yung lasa, may masarap, may kakaiba, may hindi daw masarap, may mga ganun. So, hindi ko alam kung ano talaga yung lasa nito. So, nalimutan kong sabihin, but yung ibang kinainan pala namin dito, may QR code sila per table, tapos isa-scan mo lang yun, then doon na kayo mag-order. Then, isa-serve na lang sa inyo yung mga order nyo. I think ang daming cheaper food stalls na hindi namin na-try, but out of all, siguro pinakagusto ko yung pagkain sa the dim sum place. Okay yung price, okay yung lasa. I don't think I'll be back sa SG anytime soon, but if ever I'll have a chance to go back there, maybe I'll try to eat food na mas affordable. That's it for today's video and that concludes my Singapore travel vlog. I hope you enjoyed this. New travel vlog will be uploaded in the next few weeks, so stay tuned. If you enjoyed watching this video, please give this a thumbs up. Also, please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on social media through the links below. See you again next week, everyone. Bye!